Kaibigan, pag-usapan po natin high blood, blood pressure at bakuna. Ito po ang nagiging problema ngayon. Marami nga hindi nila alam high blood sila pero magpapabakuna sila doon nahuhuli na high blood. Okay? So kailangan ma-share nyo to para malaman ng kababayan natin. Dahil 25% ng Pilipino ay may high blood. Napakarami. Pag senior citizen na almost 50% may high blood. Ano, maala tayo kumain eh. Ito po ang statement ng Philippine Heart Association at Philippine Society of Hypertension. Miyembro po ako. Ito po yung mga cardiologist, espesyalista sa puso. Meron na silang statement, gagawin kong mas simple para maintindihan po ninyo. Sinasabi nila, ito po ang maling paniniwala. Merong mga maling paniniwala, pag may cancer daw, high blood daw, hindi daw pwede magpabakuna, mali. Okay, mali ito. Ang katotohanan, kung kayo ay may cancer, diabetes, high blood, o kidney disease, mas maganda magpabakuna dahil high risk kayo magka-COVID at magka-komplikasyon. Mas marami ang nagkaka-komplikasyon, mas marami ang namamatay basta may edad, overweight, high blood, diabetes, may mga sakit. Kasi nga mas mahina eh. So mas bagay po sa mga may high blood at nagkakaedad. Lagi sinasabi, kahit anong bakuna, benefit outweighs the risk. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, yung benepisyo na pagkakaroon ng bakuna, itong mga problema na nababawasan, mas matimbang kaysa sa merong minor side effect, merong katiting na magkaka-complication. Kung titimbangin mo, mas panalo tayo kung magpapabakuna. Hindi sinasabi na walang risk. Lahat ng bagay may risk kahit maliit. Diba? Yung mga operasyon, lahat naman may risk. Kaya nga pinapapirma. Ito may risk din konti. Lalo na bago siyang bakuna. Pero sa epidemya ngayon, mas matimbang yung benefit. Ito po ang porsyento ng namamatay sa COVID base sa edad. Okay, kung titingnan nyo, pagdating ng edad 50 years old hanggang 79 years old, yan o, pataas. Ang taas ng mga namamatay, 1.3%, almost 4%, 8%, 15% namamatay sa COVID pag tinamaan. Mas bata ang baba ng porsyento. Ang ibig ko po sabihin, pag tayo, mga followers ko po, nanay, tatay, kung kaedad nyo ako, kung 50 to 79 kayo, mas panalo po tayo eh. Kasi ang dami ko na nakakausap na nagka-COVID, talagang ano eh, sabi nila, nagka-COVID ako eh, parang mamatay na ako, hindi na ako makatayo. Talagang baldado. Baldado talaga. Yung mga nabubuhay, hirap din eh. So, mas mahirap eh, ito. Kaysa sa bakuna, da baka walang side effect. Ako, nagpabakuna ako, wala namang side effect. O baka may konting side effect, mas titiisin ko na lang yon kasi nandito tayo. Pag tinamaan tayo, malala eh. Ito. Malala. Pero kung bata ka pa, total, maliit naman ang chance mo matamaan. Maganda rin magpabakuna ka, pero wala ka pa nga sa priority. Kaya inuuna yung nandito. Kasama din yung mga may high blood, may diabetes, may cancer, high risk din. Ito lang po, pag edad nyo 80 pataas, para sa akin na, pa-check muna kayo sa doctor nyo. Okay? Kung malakas na 80 years old, malakas, talaga nakalakad-lakad, malakas, okay lang naman. Pero ang ayaw lang natin, yung lampas 80 na bedridden, mahina katawan, baka kasi pagkabakuna, baka biglang lagnatin, magtae. Diba? Baka hindi kayanin eh. So, above 80, consult lang kayo sa doctor nyo. 50 to 79, maganda. May benefit. 40 to 49, maganda rin eh. Ano? May, lalo na pag nandito tayo. Ha? So, ito po. Ngayon, ang problema, marami hindi pumapasa. Pagdating dun sa bakuna center, nagpapanik eh. So, kung ano-ano pinanggagawa, na-excite eh. So, ganito ah. Upo maigi, yan, lapat, andyan. Dapat ganito pa ang tamang pagkuha ng blood pressure. Nakapatong yung kamay, hindi nakalaylay. Diba? Ganyan lang. Relax lang siya. Yan, no? Ito po ang normal blood pressure
pinakamaganda 140-90 or below. 'Di ba? Kaya lang karamihan na nakita kong blood pressure sa mga vaccination center, lampas-lampas talaga. Lalampas ka dito. Bakit? Kung ang blood pressure mo sa bahay 120-80, pagdating mo doon sa center siguro plus 10 o plus 20. Bakit? Nervyos, init, ang daming tanong, daming tao, taranta ka doon. So, tumataas talaga yun pa na e-excite tayo. Kaya tumataas talaga doon. Kung 140-90 and below, eh pasado ka agad. Ngayon ang problema, paano kung lalampas? Yan o, tingnan mo ah. Ganito dapat, relax lang doon. Correct. Diba? Ito, relax lang siya. Tama yan. Ito. Ito, relax din. Check. Ito, bawal to. Yan, oh. Puro chika, puro cellphone, puro chismis. Diba? Na-excite. Tataas ang blood pressure mo. Hindi ka makakapasa yan. Ito po. Ang sabi ng Philippine Heart Association, ito nga ang pinaka... Para sa kanila, paglampas sa 180 systolic over 120 diastolic at may sintomas ng sakit sa puso, masakit dibdib, na-paralyze, masakit ang batok, talagang masama pakiramdam, mataas na ang BP, more than 180, may sintomas pa, stop muna. Huwag muna. Sa mga nurses na mga nakikinig, stop muna. Hypertensive emergency yun eh. Pero, kung 180 siya, pero wala namang sintomas, borderline. Pero para dito sa kanila, ipapahinga lang, basta bumababa lang, ituloy na natin. Minsan di mo mahabol yung 140. Palagay natin, 160. Yung kuya ko nagpa-inject nun, mga 155. Diba? Dati, 130 lang siya. Pagdating doon, 155. Pwede na rin. Wala namang sintomas eh. Diba? Hanggang mga 160, okay na rin. Ito nga hanggang 180, pwede pa. Kasi ang problema, pag pinigil mo siya, let's say hindi mo siya pinabakuna, medyo mataas. Eh paano, pag uwi niya, mag-i-schedule siya after 1 month, tapos na COVID siya, doon tinamaan na hospital, diba? Sayang naman, nandun na siya eh. Tsaka pag hindi mo pinabakuna, baka magsisisigaw doon. Lalo pang tumaas yung BP noon, di ba? Marami naman, pag nabakunahan na, kalmado na, mababa na naman yung blood pressure. So, yun din naman, di ba? Kaya mas mataas ang leeway natin konti. Pag mataas, pahinga. Ngayon, I'm sure kung nandun kayo, excited kayo, taranta yung mga tao, maraming kakilala, maraming kakwentuhan, tigil muna sa kwento. Tips muna para bumaba ang blood pressure mo para mabakunahan ka. Kung meron kayong maintenance na gamot, di ba? May maintenance yung doktor mo, iinumin nyo na beforehand. Kung dati na kayong high blood, alam nyo na high blood kayo, hindi na nga papasa. Uminom muna kayo ng gamot. Di ba? Minsan nire-reseta ko, amlodipine, 5 mg, minsan losartan, kung ano man, ito mas matapang, mas malakas. Ito mga mas mahihina, pero pwede rin. Kailangan may maintenance kayo. Normally, 2 weeks eh, bago malakas yung bisa. Pero kung 1 week nyo iniinom, baka pwede na rin. Wear short sleeves, bawal ang long sleeves, mamamali yung numero kung nasa baro. Iwas alak, iwas kape, huwag mo na maglalakad, huwag mo na maninigarilyo. Pag nanigarilyo kayo, plus 10 agad yon. At ito po, napakaganda, umihi muna. Ha? Tandaan nyo po, bawal magpigil ng ihi, plus 10 points sa blood pressure yan. Ihi muna, yan. Tingnan natin kung pasado na kayo. Ngayon, kung bagsak pa rin, lampas pa rin 160, ito gagawin. Yan. The quickest way to lower your blood pressure, deep breathing exercise. Huminga, inhale, 4 seconds. 1, 2, 3, 4, hinga. Pigil, mga 4 seconds. Exhale, 8 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulit na naman. Ha? Pikit mata, kahit maraming tao doon. Ito pa. Bukod sa hinga malalim, isipin mo na sa magandang lugar ka. Kahit magulo doon sa lugar mo, isipin mo na nakaka-relax ka. Pwede nga, kung may cellphone ka, may earphone ka, makinig ka ng music na maganda. Ano, music, hinga malalim, pikit mata, pababain ang blood pressure. Sayang yung schedule mo. Ayan, oh. Sit back. Kaya na, sit quietly, huwag magdaldal muna. Huwag mo na makipagkwentuhan sa kaibigan nyo. Tataas ang blood pressure eh. Yan muna. Kalma muna, kalma.
Ano, 5 minutes. Yung rest lang yung ano, wag ilaylay yung kamay. Ganyan ha. Okay. Medyo minsan ginagawa ko ganito eh. Pag gusto ko ibaba blood pressure, para sandal lang eh, parang sandal na tamad lang, you know, pung tamad. Relax lang. Relax lang. Galawin mo lang konti. Okay? Kumonsulta sa inyong doktor, general doctor, internist, family medicine. Siya ang magbibigay ng reseta, siya magpapalit, siya magre-reseta sa inyo. Huwag kopyahin ang gamot ng kapitbahay. Yan. Do not copy, ha? Iba siya, iba ka. Lose weight, magpapayat, bawas alat, yan ang pampababa ng blood pressure. Kulang sa tulog at sobrang kaba, nakakataas ng blood pressure. Dapat huwag kang puyat. Ngayon, pag nakauwi na kayo, nabakunahan na, di ba? So, relax na kayo dapat. Meron pa tayong paraan na ituloy-tuloy na yung pag-control ng blood pressure. Di ba? Exercise, kumain ng masustansya, i-check mo na blood pressure mo since na-check ka na, bawasan yung alat, bawas sa alak, tigil ng paninigarilyo. Meron tayong mga gamot na pwedeng i-reseta sa inyo ng doktor nyo. Siya na po magbibigay sa inyo. At siguro, after magpa-vaccine, sa akin nga, kung pwede lang, pwede kayo umabsent sang araw. Kahit isang araw lang, pahinga lang. Diba? Ako wala naman eh. Wala naman akong side effect. Pero yung iba, pahinga na lang one day. One day lang pahinga. Just in, para ma-relax ka lang muna. Tapos the next day, pasok ka na ulit. Sana nakatulong to sa mga may high blood na kailangan magpabakuna para makapasan na kayo. Share lang po itong video. God bless.